guys! Good morning po sa inyong lahat, guys! It's grabe, sobrang aga talaga. This is the first ever na nagising ako ng itong oras. Lasa-is. Oo nga, 6 o'clock in the morning. This is Judy Franco Sarsano of Buhay sa Dubai Stories. At today, guys, ayan, a morning person ang makakasama natin today. A very multi-awarded na nga. Super friendly pa, ang daming followers, a famous po of her life story sa maalala mo kaya, ang HR director of course ng Dusitani, none other than Miss Vangeline Federico! Hello! Good morning! Magandang buhay, magandang umaga sa inyo. IPBF Multi Cuisine, a semi-fine dining restaurant. We have good food, good service, and a room full of people you always want to be with. The best part is, we are affordable, serve no MSG, offer a variety of healthy options, and getting there is worth it. We are BBF, a bridge beyond food. So let's, okay, next question ko, Miss Budge, is, ito na, let's make it a little serious lang sa, of course, para sa mga kababayan natin, ano, kasi nga, for sure, as an HR director, ano yung mapapayo mo sa mga kababayan natin? Kasi most of the time, ang dami ko pong mga followers na hindi sila makatagal sa kumpanya nila. I mean, alam mo yun, kakapasok pa lang, magre-resign, kakapasok pa lang, magre-resign. Nang napakahirap from my side, ano po, bilang HR director, ano yung maipapayo for them para talaga magtagal sila sa trabaho? Kasi they are looking for a perfect company na yung gusto nila yung mangyayari. Pero they are not ready naman for the consequences. Yun nga yung either ma-labor ban sila or magbabayad sila ng ganito. Exactly. See, ang importante kasi pag nagtatrabaho ka, you think that it's your own company. Na ikaw may-ari ng kumpanya na yon. And you will give your whole heart, passion, everything nandoon eh. If you take care of the company, they will take care of you also. So, yun yung secret mo. Yes. Pag nagtatrabaho ako, hindi ko binibilang ang oras ko. Hindi ko tinitingnan kung yung bungee-bungee ka lang. Kasi kumpanya ko yun eh. I'm working for my own company. And I want my company to grow, to be successful. So, kahit na, lalo nung time na dumating yung mga pagsubok sa kumpanya, yung bumabagsak, umaakyat, so mayroon downs and ups din ng business. Lagi naman ganun. So kapag nagdumating yung downturn na kailangan din magtanggalan ng tao, kung minsan mga ganun nangyayari, since you are the best performer, hindi ka nila basta-basta tatanggalin din. Sobrang hindi ka rin kabado na... You know yourself. Ako pag gusto ko, nagtatrabaho ko, like, I want na... yung parang hindi nila kayang mawala ka, something like that. And you have to do and give your best to prove to them that you are worthy to stay, you are worthy of promotion, you are worthy of all the benefits. So kaya I always give my best. Okay, so that's a very very good idea na pwede kong i-share sa mga viewers natin ngayon. Na talaga that's your secret. Talaga sa pagtatrabaho mo, is talagang kung pag sinabing trabaho, as in trabaho ka pala talaga. Na, alas 7 o'clock in the morning, nakaupo na ako sa opisina kahit alas 10 pa yung briefing ko, alas 9 pa yung start ng work ko. Okay. Kaya, lalo na pag pre-opening, walang day off yan. Naranasan ko na isang taon na walang, almost walang day off. Talaga? Yes. And pag magtrabaho, 4 o'clock in the morning, na nasa office ka na. Sa mga kasi, di ba, especially sa mga viewers kasi natin, minsan kasi Miss Buzz, ito nga yung problema nga, kunyari kakaspasok pa lang, tapos wala pang nasimulan, eh dami ng reklamo. So imagine, you have a contract, so yung reklamo na yan is will be up to 2 years. Diba? So why not, trabahuin mo na lang, gawin mo how you will excel sa trabaho mo, and baka later on, eh pagsisihan mo pa yung idea na magre-resign ka. Kasi, di ba kapag nagtrabaho ka, magandang trabaho mo, of course you will get promotion, and then later on pala, you enjoy na your work. Lalo na kapag sinasabing, ang daming pinapatrabaho sa akin, daming binibigay sa akin. Nagre-reklamo sila, hindi ko naman trabaho yan. Guys, you have to be thankful if that is the case. Okay. Kasi, the more... So, hindi mo tinitingnan yun as disadvantage? Pag sinasabi niya sa akin, gawin mo lahat to. Before I have 10 staff ngayon, 4 na lang kami. You know, like, mas gusto ko yun. Kasi the more knowledge you have, the more experience you have, the more valuable you are. So, kapag... binibigyan kanila ng mas madami pang trabaho, magpasalamat ka dahil marami kang matututunan doon.
take note of that. Okay, galing yan sa sa nag-iisang Miss Vaseline Federico. Kaya talagang dapat huwag complain kagad. Yes. Try it first. Exactly. Diba? Kasi we don't know kung anong magiging effect niyan para sa iyo. Yun lang naman yun. Ako naman kasi with my work naman, I think may konting same yung ugali natin when it comes to work. I really give my time. Okay, yun nga lang kasi ang problema sa akin. Share online. Ang problema kasi sa akin, if let's say nag-feel kasi ako, kunyari may mga bagay akong ginagawa at feeling ko parang it's not working and I'm tired of trying it. Ang ginagawa ko, iniiwanan ko kasi siya. Maybe I don't belong sa ganong light, so maglilipat ako. Kasi ako din, never kong inimagine na mapupunta ako sa hotel. Never kong inimagine na mapupunta ako sa HR. But when I tried it, when I started it, parang sabi ko, at first, ang hirap din. Hindi ko kaya dahil bago lahat sa akin eh. Oo. Hindi ko lahat naiintindihan kung ano yung mga ginagawa ko. Pero nung naiintindihan ko na, nung ginawa ko na, parang masaya pala, masarap pala yung feeling. So you develop yourself. Dahil ako, zero knowledge ako sa HR. After work, nagti-training pa ako. Pumunta ako sa mga trainings, sa mga seminars. And I'm thankful sa PhilHR then who inspired me. Kasi that time, nagbibigay sila ng mga free trainings. So I took those opportunities to attend all trainings to develop my skills and my talent. Yan. Hello sa lahat ng mga members ng PhilHR. Yan, super active sila, no? Oo. Kaya kapag may mga trainings, may mga seminars, attend lang. Oo, kasi guys, this is actually advantage sa mga kababayan natin dito sa UAE. Kasi napakaraming organization dito na tumutulong talaga na ma-enhance yung mga skills talaga natin. Ang dami ng nagsulputan. Oo. Na mga skills school bang tawag doon? And especially dito sa Dubai, marami tayong mga organizations ng different professions. Almost lahat yata ng professions may organization. May organizations. Eh. So attend, be part of those organizations. Mag-network kayo kasi that's important. Very important ang network. For you to be updated. Yes. Lalo na may mga training silang binibigay to enhance your skills. Kung kailangan mo ng trabaho related to your profession, malaki rin may tutulong nila kasi yung mga taong nandoon mismo they are professionals and they are may mga position sila yung mga top officers doon. For sure they are in a position. So kapag kailangan mo ng tulong nila, kailangan mo ng trabaho related to your course, madali ni kanilang matutulungan. Yeah, that's true. And I think it is really good talaga to hear some tips or some learning coming from a person na talagang nasa ganong field. Exactly. Yung nakakatuwa yung ano. And of course, I know you are part of PhilHR, right? Oo. Oo, kaya yan sa lahat mga nag-advantage of being their members. May mga activity kayo dati na which you invite everyone to attend for a certain or yes. Kailangan mo pa member muna sa inyo. Mayroon kaming for non-members. Lahat naman ng trainings namin mayroong members and non-members. Okay, yun pala. So, the only benefit is syempre mas maliit ang babayaran ng members. But it's open to all. Okay. Kahit yung mga aspiring HR professionals, kung gusto nilang maging HR later on and they don't have the skills, they don't have the knowledge, they are welcome to join our organization para maging HR professional in the near future. Alright. Okay. Pero tingnan natin dito, as an HR director, of course, di ba, lalo na kung, let's say, for example, you have staff Miss Vaj na Filipino, but then, kailangan mo siyang interminate. How was it? Di ba, parang yung experience, di ba, yung tipong gano'n, you are from sa pinakamababang level ng pagiging OFW dito sa UAE. Gano'ng kahirap yung gano'n? Actually, mas stricto ako sa Filipino eh. Ah, talaga? Oo. Kasi, because ayaw mo mapahiya ang lahi natin. Hindi. So. Ang hirap kasing sabihin ka nilang, kalahi niya, or Filipino mafia, mga ganon. Term. Pero, no, it's all equal and fair treatment sa lahat ng nationality. Sa lahat ng nationalities, regardless of Filipino ka man, or kahit sino ka. I always implement rules and same rules and regulations. Pero paano willing sa'yo, may tatanggalin ka today? Kunyan, of course, for sure, it's valid yung reason and all. Pero anong feeling na may tinatanggal ka ta? Pinapakonsensya pa kita ngayon. Ano, sa totoo lang, as HR professional, ang sarap sabihin you are hired. Pero ang hirap sabihin that you are fired. Actually, yan yung pinakamahirap or pinaka-challenging sa work namin as HR. When you are going to terminate a
person. Kasi hindi lang siya yung tine-terminate mo eh. Oo, madami kasing kasama dun eh. Exactly. Di ba, so, dahil expat sila, so hindi siya katulad ng Pilipinas na pag walang trabaho yan, uwi lang sa nanay tapos. Yung mga umaasa sa kanila, yung pamilya nila. That's true. Yung, ang dami, mamaya pag umiyak na sa'yo, Diyos Lord, ang hirap mo nang matulog. Ang hirap. Ah, okay. Wow, hindi pala more on, ano lang talaga ang pagiging. Pag na-terminate mo na, pag uwi mo, Diyos ko, iniisip mo pa rin yung taong yun. Ano na kayo mangyayari sa kanya, yung pamilya niya. Sana may makuha sa work. Ang stress, parang feeling stressful yung trabaho niyo. Masarap na mahirap. Okay. Alright, pero Miss Watts, ito, kasi nga, I know you for quite some times na, ang dami mong pinagagawa na hindi alam na maraming tao pa. Are you really a singer back in the Philippines? Ay, grabe siya. No. Nag-ilang beses na tayo nagkantahan sessions. Alam mo guys, if you just have a chance na marinig siya kumanta ng Silent Night for the first time, kasi grabe ang Silent Night talaga. No, kasi remember when we sing, you know, nag-video kay tayo dati, grabe ang taas ng voice mo pala talaga. Pag ano lang yun, pag... Enjoy lang. Nahiya sa bigla pag-usapan. No, kasi grabe. Ito guys, I'm so blessed, okay? Na naging friend ko kayo kasi nakita ko kayo yung personal, the personal level. Kasi grabe no, napaka-talented mo pala. Parang, ikaw yata ng tao na parang, hindi, walang inaayawan. Ganun, walang inuurong. No, kasi parang, you're singing, you're cooking, you're baking, you're... Ano pa bang hindi nagagawa ng isang Vangeline Federico? Nagkukumpuni ka ba ng bahay? Kumakain ng apoy, bubong. Tumutuloy sa alambre. Ito kasi parang lahat na ginagawa mo kasi I'm also following your Facebook page and whatever activities na meron kayo talaga sa company nyo, nandun ka, as in talagang very personal yung task na ginagawa mo sa mga activities nyo. Din nandun ka talaga. Very hands-on talaga ako sa lahat na ginagawa ko. And yan, kasi HR is all about touching the lives of your employees. So, nandun talaga yung personal touch. So, happy employees, happy guests. So, you have to make your employee first. So yun yung... And your guest will be happy and the revenue. It will take care of everything once your employees are happy. So, as an employer, as